Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Madami nga nagsasabi na di hamak na mas mahirap ang naging daan ng Dallas Mavericks kaysa sa Boston Celtics ngayong playoffs. Dahil lahat nga daw na nakalaban nito sa playoffs ay may injury ang mga star player, mapa Jimmy Butler man yan, Jarrett Allen, Donovan Mitchell o Tyrese Halliburton. Well, tama ang mga fans. Walang duda na mas mahirap ang naging daan ng Dallas Mavericks. Ngunit hindi lang nga yun ang dahilan doon mga kaibigan. Dahil bukod nga dyan, nakalaban nila ang Los Angeles Clippers na may 51 wins, ang OKC Thunder na may 54 wins, at ang Minnesota Timberwolves na may 53 regular season wins. At lahat ng series na nilaro ng Mavs ay may home court disadvantage sila. Ganun pa man, despite being quote-unquote dehado sa mga betting odds, ni isang series nga ay hindi man lang nila pinaabot sa Game 7. Way back 2010 ang huling pagkakataon na may team na nakaabot sa NBA Finals na tinalo ang tatlong 50-win team sa first round, second round at sa conference finals. Ito nga ay ang team ng Los Angeles Lakers na pinapangunahan ni Kobe Bryant at Pau Gasol. At tulad lamang ng Mavs, ang nakalaban nila sa NBA Finals ay ang Boston Celtics na tinalo nila in 7 games. Sa palagay nyo ba ay mauulit ng Dallas Mavericks ang ginawa ng Lakers noon? Habang sa 2024 Paris Olympics nga ay may 12 spots para sa basketball tournament kung saan sigurado na ang pwesto ng 7 team dito. Andyan nga ang reigning gold medalist Team USA nila LeBron, Steph at KD. Ang FIBA World Cup champions at first runner-up na Germany ni Dennis Schröder at Wagner Brothers at Serbia ni Jokic at Bogdanovic. Ang silver medalist last Olympics and host country France sa papangunahan ni Victor Wembanyama at Rudy Gobert. Ang bronze medalist sa World Cup na Canada ni Shai Gilgeous-Alexander at Jamal Murray. Ang highest ranked team noong World Cup sa Asia na Japan nila Rui Hachimura at Yuta Watanabe. At highest ranked team sa Africa na South Sudan ni Wendell Graybiel. Ang limang bakanting pwesto nga ay paglalabanan ng 24 teams kung saan ito ay nahati sa apat na bangkat with 6 teams each. Tayo nga ay kagrupo natin ng Georgia, Latvia, Brazil, Cameroon at Montenegro. Ilan sa mga kilala na NBA players sa mga team na nabanggit natin ay sila Mamu, Goga Bitasde, Kristaps Porzingis, Davis Bertans, Raul Neto, Pascal Siakam at Nikola Vucevic. Subalit ang big news ngayon ay kumpirmado na maglalaro si Giannis Antetokounmpo sa Olympic Qualifying Tournament kung saan host country ang kanyang bansa na Greece. Subalit hindi magiging madali ang kanyang daan. Ang 5 other teams sa pangkat nila ay Slovenia, New Zealand, Croatia, Egypt at Dominican Republic. Of course, ang favorites nga dito ay sila ng Slovenia. Sa ngayon ay questionable pa nga ang status si Luka Doncic kung maglalaro ba siya dito given na bugbog nga siya sa injuries at nasa NBA Finals pa siya. Habang si Karl-Anthony Towns naman ay hindi pa gumagawa ng commitment sa Dominican Republic. Ngunit sa ngayon nga ay isa lamang sa Slovenia at Greece ang mabibigyan ng tiket patungo sa Paris, France. Sino ba sa palagay nyo sa dalawang bansa na ito ang magbibigay ng mas magandang laban sa loaded Team USA lineup?